Ako po si Ruben. Naranasan ko po ito noong ako'y 21 taong gulang pa lamang. Isa akong security guard. Sa murang edad ay namulat na ako sa mga trabaho. Nadistino ako sa isang pabrika. Maraming mga nagtatrabaho dito na mga mababait naman. Noong panahong yun, mga 2 taon na ako nagtatrabaho doon. Stay in sa pabrika. May mga kwarto kasi para sa mga trabahador. Nasa second floor ako. Umaga ang shift ko palagi, kaya mas mainam at mas maganda yung nagiging pahinga ko tuwing gabi. Madami ako nakilala doon sa pabrika na yon. Mababait yung mga kasama ko. Madalas nila akong binibigyan ng kape. Minsan tinapay. Marami rin pumupuri sa akin doon na pogi daw ako. Di ko naman maikakaila kasi may pagkatsinito ako. Matangkad ng konti. At syempre, macho. Binatang binata talaga ang datingan ko. Kaya nga madalas akong biruin ng mga trabahador doon. Di ako nagre-reklamo kasi totoo naman. Sa araw-araw na pagbabantay ko sa gate, marami ako nakakasalamuha. Pero iisa lang talaga ang nagpatibok ng aking puso. Si May. Sobrang ganda ni May. Maraming ang nagsasabi sa amin na kami na lang. Dahil bagay naman kami. Maganda siya at gwapo ako. Si May ay 23 na noon. Matanda siya sa akin. Pero okay lang. Dahil hindi naman mapipigilan ang tibok ng ating puso. Factory worker si May. Stay in din siya. May kalayuan lang ng konti ang kwarto namin sa isa't isa. Nakahiwalay kasi ang mga kwarto ng mga babae sa lalaki. Kaya ako na in love dito. Dahil lagi kaming magkasabay kumain sa kantin. Madalas din kaming magkwentuhan. At sabay pumupunta sa hallway papunta sa kanya-kanya naming mga kwarto. Sobrang bait ni May sa akin. Madalas niya akong inaakbayan, nakikipagtawanan, at nakikipagbiruan. Kinikilig ako doon syempre. Napagalaman ko kaya pala ganun na lamang ang ganda niya, ay dahil may lahi pala siyang Malaysian. Napunta lang daw siya sa bansa natin nung nagdadalaga pa siya. Sinama raw siya ng mama niya at dito na sila nanirahan at nagtrabaho na rin. Ilang buwan na rin kaming sweet tignan. Kaya napagdesisyonan ko na rin siyang tanungin kung pwede ba akong manligaw sa kanya. Siyempre pumayag siya agad. Kasi matagal na naman siyang hindi nagkaroon ng kasintahan. Sa panliligaw ko sa kanya, palagi ko siyang pinadadalhan ng mga bulaklak. Kung minsan naman, ay ang paborito niyang pansit na maraming atay na sahog. Nakampante naman ako na sasagutin niya ako dahil ako lamang ang lalaking pwede niyang maging kasintahan. Kasi ako lang naman ang nanliligaw sa kanya at lagi niyang kasama. Tumagal pa ang panliligaw ko ng 5 buwan bago ko nakamit ang matamis niyang oo. Ruben, sinasagot na kita. Nakikita ko kasi ang pagsisikap mo eh. Alam kong gustong-gusto mo talaga ako, kaya sinasagot na kita. Nakangiting wika ni May. Talaga May? Sinasagot mo na ako? Galak na wika ako naman. Oo Ruben, tayo na. Agad ko naman siyang niyakap ng sobrang higpit. Na parang wala ng bukas. Niyakap niya rin ako. Nangako ko sa kanya na hindi ko siya lolokohin at mamahalin higit pa sa buhay ko. Ngayong sinagot na niya ako, grabe ang tuwa ko ng mga panahong yun na parang di ko nakakayanin na mawala pa sa akin si May. Magmula nung araw na maging kami, hindi ko na hinayaan na may makalapit pang ibang lalaki sa kanya.
Kaya hindi lang pabrika ang binabantayan ko ng mga panahon na yon. Pati na rin si May. Malapit lang naman yung gate sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya lagi ko siyang nakikita. Dahil likas sa mga tao ang chismoso at chismosa, mabilis kumalat ang pagkakaroon namin ng opisyal na relasyon. Marami namang sumuporta sa amin. Binibiro pa kami ng mga boss namin na magandang lahi daw ang mabibigay namin sa magiging anak namin. Kaya wag na daw kami mag-aksaya pa ng panahon. Tinatawanan lang namin ang mga ito dahil alam ko naman na hindi pa kami handa sa mga ganung bagay. Lalo pat bago pa lang kaming magkarelasyon. At syempre kailangan namin paghandaan ng lahat para kung magkakapamilya kami, ay handa na kami. Maraming nagbago sa amin ni May. Palagi na kaming sweet sa isa't isa. Madalas na rin akong tumatambay sa kwarto niya pagkatapos ng trabaho ko. Nanonood kami ng mga pelikula, tapos kumakain kami ng hapunan ng sabay. Nakukuha na rin naming mag-kiss paminsan-minsan. Siyempre, normal lang naman yon sa magkasintahan. Pagkatapos naman nun, agad naman akong babalik sa kwarto ko na nakangiti. Kasi nga nagkaroon na naman kami ng oras ni May sa isa't isa. Love, ang naging tawagan namin ni May noon. Kahit sa publiko, di kami nahihiyang magtawagan ng ganon. Dahil ano naman? Kami naman eh. Lagi kong pinagyayabang si May sa mga kamag-anak ko kapag nakakausap ko sila sa cellphone. Tuwan-tuwa naman sila nanay at tatay dahil unang beses pa lang nila akong makita na ganong kabaliw sa isang babae. Kasi totoo naman, si May ang una kong girlfriend. Pero kahit na ganon, alam ko kung paano respetuhin at tratuhin ng tama ang babae. Lumipas pa ang ilang buwan, siguro 8 buwan na kami ni May. Naisip naming mag-inuman bilang celebration nga. Kasi medyo matagal na rin kami. Nandun kami nun sa kwarto niya. Dalawa lang kami. Marami kaming ininom ni May. At noon ko lang nalaman na napakalakas pala niyang uminom. Hinding-hindi pala ito matutumba sa inuman. Mga bandang 9:00 noon, umiinom pa kami ni May. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan. Hindi ko alam siguro dahil na rin sa epekto ng alak. Tumugon ako sa halik niya. Napakaganda ni May. Ang sexy ng katawan niya. Wala na akong nagawa. Nadala na ako ng sitwasyon. Ang nasa isip ko na lang noon, eh kung magbubunga ang gagawin namin, handa naman akong panindigan. May trabaho naman ako. Kaya nangyari na ang nangyari. Nawala ako sa sarili ko ng mga oras na yon. Hilong-hilo ako at nagdoble ang paningin ko na tila anumang oras ay babagsak ako. Pagkatapos nun ay bigla na lang ako nakatulog. Naramdaman ko na may parang basang dumapi sa braso ko noon. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Pakiramdam ko nga ay baka pinapahiran ako ng bimpo ni May. Iniisip ko na lang na inaalagaan niya ako. Pero wala na akong nagawa. Lantan-lantan na ako nun. Sobrang himbing ng tulog ko nung gabing yon. Mga bandang 11 siguro nagising ako. Medyo nahimasmasan na ako. Napansin kong wala si May sa aking tabi. Maya-maya ay nakita ko siyang nakaupo sa harap ng banyo. Tinawag ko siya ngunit hindi niya ako sinasagot. Siguro sumusuka siya dahil sa dami ng nainom namin kanina. Napatawa na lamang ako noon dahil akala ko hindi nalalasing si May. Nakatingin lang ako sa kanya. Parang palaka ang pagkakaupo niya habang siguro sumusuka. Bumalik ako sa pagkakapikit ko. Mga bandang 12 siguro yon nang muli ako magising kasi may kumakalabit sa aking paa. Akala ko nga umaga na at magjo-duty na ako. Nang minulat ko ang aking mga mata, ganun na lamang ang aking gulat na makita ko ang isang babaeng may pakpak. Napakahaba ng dila at may pangil rin na sobrang tulis. Yung itsura niya parang anumang oras ay kakainin niya ako. Di ako makasigaw. Kinabahan ako para kay May baka kung ano ang ginawa nun sa kanya. Napabalikwas ako ng bangon. Ngunit tinulak ako nung nilalang na napakalakas. Nagulat ako dahil parang sobrang lakas niya.
At bigla niya rin akong sinunggaban. Pinagkakalmot ako nito. Tinatanong ko siya kung sino siya at kung ano ang ginawa niya kay May. Ngunit nagwawala siya na isang mabangis na halimaw. Natatakot talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin. Ngunit nilakasan ko ang loob ko. Nagpumiglas ako kahit napakalakas niya. Sinubukan ko siyang suntukin ng buong lakas. Tinadyakan ko rin siya sa kanyang sikmura hanggang sa matumba siya. Dahil wala naman si May sa kwarto, lumabas ako at nagsisisigaw na humingi ng tulong. Napakalakas ng sigaw ko noon dahilan para magising yung mga katrabaho ko sa loob ng mga kwarto nila. Naglabasan silang lahat at tinanong ako kung anong nangyari. Nakita nilang nagdudugo ang braso ko, kaya agad nila akong tinulungan. Nagulat na lang kami nang may biglang tumakbong babae palabas ng kwarto ni May. Hinabol yun ng iba naming kasamahan, ngunit hindi na daw nila naabutan. Hindi ako nakapasok nung araw na yon sa shift ko. Nagpapagaling ako ng mga sugat ko. Si May hindi ko na makontak. Kinakabahan ako dahil baka kinuha na siya nung nilalang kagabi. Takot na takot pa rin talaga ako. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko magawa. Bukod kasi sa mga sugat ko ay may hangover din ako. Kaya mas pinili ko na lang magantay ng hapon kasi yun yung tapos ng shift ni May. Lagi niya ako sinusundo sa kwarto para mag-bonding kami sa kwarto niya. Sumapit ang hapon, ngunit walang May na nagpakita. Sakto naman at dinalaw ako ng barkada ko sa pabrika. Siyempre tinanong ko siya kung nakita ba niya si May. Sabi niya hindi naman daw to pumasok ngayon. Balita pa nga raw niya ay nagpaalam na daw to kay boss kanina na uuwi daw siya ng probinsya nila dahil may sakit daw yung nanay niya. Grabe yung pagtataka ko nun. Dahil papaanong biglaan? Papaanong nawala siya kagabi? Bakit hindi siya nagpaalam? Sobrang daming tanong na pumapasok sa isip ko. Pero inintindi ko na lang dahil paniguradong babalikan din ako ni May. At kampante ako doon. Lumipas ang 3 araw. Lunch break noon. Unang beses kong kumain mag-isa. Nagulat ako nang tabihan ako ni Manong Berting, yung isa sa pinakamatanda dito sa pabrika. Kinausap niya ako. Ruben, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo ah. Kamusta ka na? Nakangiting sabi niya. Ayos naman, Manong Berting. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Sagot ko sa kanya. Tumawa-tawa lang siya at nagtanong kung anong nangyari. Siyempre ikinuwento ko, kaya tuloy lang ang tawa niya. Alam mo Ruben, kitang-kita ko sa'yo noong pa na may pagtingin ka sa babae na yan. Sobrang mahal mo. At grabe, sobrang lakas ng loob mo. Ako ang makakasagot sa lahat ng tanong mo Ruben. Noon gusto na kitang balaan. Kaso baka magalit ka sa akin. Mahal mo eh. Anong magagawa ko? Hindi ka ba nagtataka, Ruben, kung bakit sinagot ka niya kaagad? Di ka rin ba nagtataka kung bakit nandito yan sa Pilipinas? Eto, Ruben, kwento ko sa'yo. Yan si May ay hindi May ang pangalan niyan. Grace ang tunay niyang pangalan. Doon sa probinsya namin, madaming nabiktima yan. Hindi rin totoong 23 pa lang yan. Binata pa lang ako, Ruben, ay tumira na yan malapit sa baryo namin. Ang teknik ng babae na yan, gagamit yan ng ganda niya para mangakit ng lalaki. Tapos pag nahumaling ka sa kanya, tiyak nakakainin ka niya. Napakalakas man din lang yan. At yung babae na umatake sa'yo noon, siya yun, walang iba. Mandurugo ang tawag sa mga yan. Asahan mong aalis siya sa lugar na may nabiktima siyang nakaligtas. Alam mo, maswerte ka. At kahit papano nakalabang ka, malakas ang mga yan sa gabi. Buti nakahingi ka agad ng tulong kung hindi ulam ka na. Kaya nandito yan, bistado na yan sa lugar nila. Wala na kasi silang mauuto doon kaya dito na memeste. Nakakabulag talaga ang pag-ibig. Napakatanda na ng babae na yan. Mukha lang bata. At kung akala mo'y babalik pa yan, Diyos ko Ruben, huwag ka nang maghintay sa wala. Bistado na siya dito eh. Bakit pa siya babalik? Marami pang iba dyan, Ruben. Yung hindi ka ipapahamak.
sabay tapik sa balikat ko at tumayo. Nanlumo ako. Di ko napigilang umiyak. Labis ang pagkagulat ko sa mga nalaman ko. Akala ko mahal ako ni May. Akala ko magkakapamilya kami. Akala ko kami na talaga. Hindi ko napigilan ang sarili ko magwala sa pagkakaiyak sa mga oras na yon. Mahirap ngunit kailangan ko talaga siyang kalimutan. Ngunit sa tuwing kakain ako, uupo ako, maglalakad ako, lagi ko siyang naaalala. Pakiramdam ko mababaliw na ako. Kaya nagdesisyon akong umalis na lang sa pabrika at lumipat sa Leyte. Doon uli nagtrabaho at unti-unting nakalimot sa pag-ibig ko kay May. Di rin nagtagal ay muli akong umibig. Dito na ako sinuwerte dahil hanggang ngayon ay kami pa rin at may dalawa ng anak. Ikinuwento ko rin sa aking bagong kasintahan na ngayon ay asawa ko na ang naranasan ko kay May. Nangako naman ito na kahit kailan ay hindi niya ako lolokohin o kahit lilinlangin dahil hindi naman daw siya aswang. Nagtawanan pa nga kami noon. Makakalimutan ko ang pag-ibig ko sa kanya. Ngunit hindi ko makakalimutan ang aking karanasan na minsan akong umibig sa mandurugo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you po at saka sa mga new subscriber natin. Thank you. Kita-kits po November 3, baka mag-premiere ako. I-announce ko na lang po kasi hindi pa ako marunong kung paano yun. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ingat po kayo.